Bentley from the outside. And the King Lion in trouble. Boarding. Clutch. And the burrow. And Robert Boarding was able to back it in. On the Pirates. Beast mode. Kita natin napaka-agresibo nitong si Damon Potts, but they left Robert Bowling open again. Gutom na gutom sa panalo. Basta pagdating sa crunch time, wala siyang sinasanto. For the first time para sa mga libista, as Robert Bowling knocks down a triple, he's got 11 points. Umaatake sa tamang pagkakataon. Curious. How will the Pirates react on this one? How will they bounce back? Nanlalapa tulad ng isang mabangis na leon. The kick out to Bolek, corner three, bang! 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 All my life, watching players do last game shots. So para sa akin, you know, when the game is on the line, I have to bring it. I have to bring it for a team. I love my teammates, this is for them. You know, I live and die with my shot. Abuda with a rebound, to Bolek! Let's go! Binitbit ng King Lion na si Robert Bolick ang San Beda sa isang back-to-back NCAA championship. Bolick tried to shoot. Bolick attacks! And converts! Gives San Beda! Matapos nilang mapatumba ang Lyceum sa Game 2 ng Finals. That's almost a steal. Bolick in trouble. Soberano, corner three. Bang! Kilala sa kanilang winning culture. Tinapos ng Red Lion sa dalawang laro ang Cinderella run ng Pirates na nagtala ng 18-game sweep sa eliminations. Bolick victory! Ice in his face! Mas matamis ngayon kasi mas mahirap eh. Underdog kami, daming doubters, daming sabi na hindi na namin kaya. And pag may mga ganun ka na tatanggap, tas napapatunayan mo sa kanila na nanalo, sarap. She never give up. Ang dating mabagsik na leon, napaamo pala ng kanyang nanay na siyang naging dahilan sa pagkahumaling ni Robert sa larong basketball. Tas pag naglalaro ko, medyo masiko lang ako konti. Pong, gaano siya, okay ka lang ako, papasok ako, okay ka lang. Sabi ko, mga basketball naman to, ano ko ba, relax ka lang, ganun talaga yung sport na to. Sabi na nanay ko, tingnan mo to, player na to si Lebron, medyo magaling, gayahin mo naman kasi bata, ganun daw high school, ganyan. Mga gusto mong ano, tularan, kaysa naman nakahiga ka lang dyan. Binilan niya ako ng bola, so sabi ko, sige na nga. Mas pinatibay naman ng kanyang ama ang pagmamahal ni Robert sa napiling sport. Sabi niya sa waste of time lang, di ka naman talaga maano sa basketball. Pero pag may game ako sa dome namin, parang Araneta doon sa Oromoc, nandun lang siya nanonood. So feeling ko, sina-challenge lang niya ako. Sa mura niyang edad, natutunan ng binata na hindi lahat ng bagay basta na lang nakukuha ng hindi pinagpapaguran. Yung dad ko lang is gusto niya yung pinagdaanan niya na wala, tapos naghihirap siya makuha yun. Parang yun yung gusto niyang gawin sa amin. And ngayon ko lang na-understand, dati parati akong galit sa kanya. Ano ka ba, marami ka ng pera, bakit ayaw mo kaming, ba't pinapahirapan mo yung mga anak mo? Ngayon ko lang na-realize na pag lumaki na ako, dun ko na-realize na hindi pala sa lahat ng pagkakataon makukuha mo, dapat paghirapan mo din. Pangalawa sa tatlong magkakapatid, ang 22-year-old Oromoc Leyte Pride, na anak ng isang dating guro at retired U.S. Air Force. Mahal ko talaga yung Pilipinas kasi dito ko lumaki. Pero mahal ko naman din yung Amerika kahit hindi pa ako nakapunta. Nakapunta lang ako pag training. Nakita ko yung passport ko. Talagang blonde yung buhok ko. Sabi, bakit di ako ganito nung kakute na ano? Ba't nag-iba ay tsura ko paglaki? Pero dapat ganito na lang ako. Minsan dyan sa labas, akala nila ako si Robert. Minsan gumaganon, congratulations ko. Di ako si Robert, kapatid ko yun. Medyo bully yan. Pero sobrang nakakatawa. No, parang joker, ganun. Taka, supportive. Ang pisikal na laro ni Robert sa hard court, maaga pala niyang nahasa sa pakikipaglaban ng kanyang barkada sa mga mangingisda ng Oromoc.
Yun yung pinakamadaming pera eh. Yun yung gusto namin makalaro kahit di sila marunong. Sabi namin, magandami kasi silang pera. Gusto din kasi nila lang maglaro kasi alam namin pagod sila doon mga isda. Tapos gusto lang din nila ma-enjoy yung game. May iba namang marunong pero yung medyo hindi marunong talagang physical maglaro. Ang lalaki ng katawan. Siya yung parang king namin eh, king leader ng Tonog Boys eh. Kami yung parang yung sa lugar namin kami yung pinaka pag may basketball league kami yung pinakamaliit na team. Pag nandyan si Robert, lahat ng mga team doon kinakabahan na nandyan na yung ano yung pinaka malakas sa Oromoc. Hello, kapamilya! Ako si Diane Castillejo. Mag-subscribe po tayo sa ABS-CBN News YouTube channel for more action from SportsU. I-click nyo lang itong i-button for more updates.